welcome back to my YouTube channel, Pinayin Queen. Okay, so kumusta po tayong lahat? Okay, hope na okay po tayong lahat. So sa video naman na ito, ay tayo ay magluluto ng tinatawag naming Esh Laham. Burning this rice with laham na may kasamang potat or potato. So, ready na ba kayo? Okay, let's start. And meron pa palang kasamang pasulya or beans if want nyo lang naman nadagdagan. Okay, so ready? Step 1. Maghanda ng tatlong butat or patatas. Palatan ito at i-cut into small cubes. And syempre, hugasan mo na rin ito. Hugasan ng bigas at ibabad mo na ito ng 30 minutes. Ganun din yung laham. Kailang ibabad mo na natin sa tubig kung galing siya sa freezer. Then, i-cut din natin into small cubes. After that, pwede na natin i-fry yung potatoes. Kung gusto mo ng madali, isabay na rin natin yung pag-boil ng tubig para sa rice. O, diba? So, doon naman tayo sa nahugasang laham. So, ilagay natin siya sa fry pan. Maglagay ng Maggi, blended garlic, blended ginger, and blended onions. And after that, pwede natin ilagay yung mga spices like mix powder or yung parat mix, kusbara, curcum powder, black pepper, ginger powder, and salt. And cover muna natin habang niluluto. O diba, sabay-sabay na yung rice. Pinapatulaan pa yung pasulya or beans. And always check and double check if wala na yung tubig-tubig para lagyan na natin ng oil or mantika yung laham. At kung kulang na yung tubig para sa rice natin, ilagay ang ibabad na rice. Tutuin nito ng afko. Pagkatapos ay gumamit ng strainer para tanggalin yung tubig. Alam nyo ba na ang pagluluto ng rice dito is parang yung pagluluto natin sa Pinas ng pasta. Kailangan magpakulo ng tubig, tsaka ilagay yung pasta or yung rice. Then, tanggalin yung tubig kapag luto na ito or half cook na. So, ayan na nga, yung strainer natin na rice or natanggal natin ng tubig ng half cook na rice ay balik ulit natin sa kaldero at ilagay yung half ng rice. Taka, ilagay na rin natin parang palaman yung naluto natin laham with potat. At saka yung nag-boil na pasulya or beans ay ilagay din sa pinagprituhan ng potat. Ang kali lang, after that, yung half naman ng rice ay ilagay na sa taas. O, ganyan lang. Tapos, lagyan na natin ng saffron or chaperon. Taas. Ganyan, mix-mix lang. Ganyan. O, diba may kulay na? May yellow rice na sa ibabaw. Pwede nang i-steam. And, ilagay sa small fire hanggang sa ito ay maluto na. Then, ready to serve. So hanggang dyan na lang, beshi. Yan ako, ya, Aura na. Bye!